Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Panginoon, mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit na isang bagong awit sa harap ng trono at ng 44 na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na iyon, kundi ang 144,000 na tinibos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon,
ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ang ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ay buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong mga huling araw sa kalendaryo ng simbahan sa taong ito, ipinapaalala po sa atin ng mga pagbasa na tumitingin sa atin ang Diyos. Nakikita niya tayo kung paanong nakita niya ang kaloob ng mayayamang malaki ang naitutulong sa mga mahihirap at ang kaloob ng dukhang-dukha na nag-aahon sa kanya at sa kapwa niya mga dukha mula sa pagiging tagatanggap lamang ng tulong ng mayayaman, tungo sa dangal na sila man ay nakapagbibigay din at may naitutulong din. Marami pong pwedeng masabi tungkol sa pangyayaring ito, gaya ng nasabi na dati at ng nasabi na ng marami. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, at sa kontekstong ito ng mga huling araw, mabuti po siguro kung makukumusta natin ang ating sarili kung paano tayo sumusunod sa kordero
bilang kanyang mga tinubos. Gaya ng sinasabi sa unang pagbasa, at bilang pinaghandugan niya ng lahat-lahat sa kanya. Gaya po ng paghahandog ng babaeng balo sa templo. Sa pareho pong pagkakataon at sa parehong kalagayan, tayo po ang nasa receiving end ng kanilang paghahandog. So, kumusta po tayo sa pagtanggap natin sa paghahandog sa atin ng lahat-lahat? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamainam pong paraan para pasalamatan natin ang nagbigay ay i-enjoy ng husto ang kanyang regalo. Ang gana halimbawa sa pagkain ay isang paraan para pasalamatan ang nagluto at naghain. Ganon din ang masasabi tungkol sa buhay at sa iba pang mga handog ng buhay. Yung iyong gana sa buhay, yung iyong zest for life o enthusiasm for the future, ito po mismo ang pamamaraan natin ng pag-appreciate sa nagbigay ng buhay. Nang bigyang pansin po ng Nazareno ang alay ng babaeng balo sa templo, actually hindi naman kapansin-pansin dahil dalawang kusing lang naman talaga. Eh kung may nagbigay ng 2 milyon, yun ang kapansin-pansin. Pero ang napapansin po niya ay ang hindi napapansin ng karamihan. Ano ho? Siguro hindi na natin alam ngayon yung kusing, ano ba yung kusing? Ang pinakamababang unit na lang yata ngayon eh, ano, 1 piso, ano, di ba? May nakikita pa ba kayong, ano, 50 cents? 50 centa, meron pa yata, ano? 25, meron pa. Meron pa. Dati may butas pa eh, no? Ngayon wala na. So yun na lang ang pinakamaliit na unit ngayon ng ating currency dito sa Pilipinas. Yung kusing, eh hindi ko alam kung ikailang bahagi lamang ng 25 centavos. So, kumbaga, yun na ang least. Yun na ang last. At pwede na ring malost kung minsan iniiwan na lamang sa mga tindahan pag sinusukli sa atin. Ngayon, mga kapatid, nang bigyang pansin po ng Nazareno ang alay ng babaeng balo, binago po niya ang face value o ang halaga ng 2 kusing mula sa halos kawalang kwenta, naging simbolo po ito ng wagas na paghahandog at ng lahatang pagsusuko. Alam nating hindi natin kayang agwantahang mag-isa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, gaano man tayo kalakas noon, gaano man tayo katibay ngayon. Sa malaot madali, mga kapatid, malulusutan at mauunahan din tayo ng sarili nating kahinaan at karupukan. Ang kailangan po nating gawin ay magsuko. Ibigay ang lahat-lahat at matutong magtiwala. Hayaan ang ating sarili na saluhin ng mga bisig na mas malakas kaysa atin, kung saan mas safe tayo at mas secured. Tiwala lang. Tiwala lang. Maniwalang ayos lang magmahal. Maniwalang okay lang mag-let go. Maniwalang makikilala din natin kung sino talaga siya.
na nagbigay sa atin ng buhay. At magtiwalang makikilala din natin ang husto, ang ating sarili, bilang mga nasa receiving end ng kanyang pagpapala. Hindi po kailangang magpanggap na kaya mo lagi. Huwag ding matakot na hamakin ka ng iba sa pagbibigay mo ng buo mong kaya. Ulitin ko lang po yun, ano? Hindi po kailangang magpanggap na kaya mo lagi. Huwag ding matakot na hamakin ka ng iba sa pagbibigay mo ng buo mong kaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming maniwala at magtiwala. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay dinawa tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyayang walang humpay. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasalanan at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, mga kapatid, atin pong ialay sa Nazareno lahat ng mga personal nating intensyon at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming kapwa at mga kaibigan. Matuklasan dinawa namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nang tayo'y magdiwang
bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingam at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Banal na kahangahan.
kapurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagiliran. Inulos dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilusa katapatan sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin ang lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin ang lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Kapo, ikaw.
Inaanyayaan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, November 26, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angile S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya sa mga nagnanais. Maaari pong mabuli pagtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababa ang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan niyo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon niyo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa inyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan.
at pinagsusumakitan sa araw-araw. Pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan, matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Lalo na po ang trabaho, ang kabuhayan, lakas, pag-asa at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.